At alam ko po ang nangyayari sa ating po 10%. Masasabi po namin, dito po napupunta ang 10% niya. Kaya aming po masasalamat sa pangunan po na ating po mismo sa ating po pagbibigay at pagbibigay po nito ang 10% nito dahil namin po natin yung ating minimum na target per month. Before po, projection is 800 to 900,000 minimum. Ito po ay maabot na almost 1 million a month. Kung lahat po ay on-time mag-delimit. Ang binibigay po namin sa inyo ay ang kopya ng lahat po ng hindi po ibinigay na limit. No? Kaya makikita po ninyo dyan sa report. And in passing, nais po namin i-present po sa inyo itong ito po 10%. Una po, ito po yung actual collections and allocations. No? So makita po natin, nag-start po tayo ng June kasi na-implement po natin, ito ay May. So nag-start po tayo mag-remit ng June. So nakita po natin yung mga figures yan, and ito po yung aming po mga ibinigay sa inyo. So from June to November, yan po ang ating po collections. And then December to January. For 8 months, ang ating total collections ay 8,536,774 pesos and 79 centavos. Para po sa kalaman ng lahat, meron po tayong separate account ng ating 10%. At kung ano po ang mga provisions kung saan po ito ginagastos, sa kalaman po natin nabawasan yung ating pong account ng 10%. Kaya saan-saan na po ba napunta at ano po ang mga allocations po natin ng 10%? So from June to January, nakapag-allocate po tayo sa fund na hospitalization ng 500,000, pension fund 500,000, bahay-bahay 570,000, seminary fund kung saan apat na seminary po o dalawang probation houses ang ating po sinusuportahan. Ang P-College at ang St. Peter's po dito. And then ang Tagaytay at ang SBRY. Kung maalala po ninyo, wala na po tayo collections SBRY. Kaya dito na rin po ito kinukuha. No? And then, sa so ongoing probation po natin, ito po yung mga gastos po natin kapag mayroon po tayo third assembly or mayroon po mga representatives or ano man po ang ating ano mga parties. So dito po natin po yung nakuha. And then subsidy program para po sa ating 17 parishes, no? And PhilHealth payments. So may ilan lang po pero majority po ng mga parties po natin ay mayroon po PhilHealth. At ito po ay regular po natin po ipinagkabayan. And ito po yung nice na ipakita sa inyo dahil nagulat po doon sa sulat, no? Ay tinutulad po ng 10% ang lahat ng pangangailangan pastoran. No? Kaya po, for almost 8 months, ito po yung mga expenses po natin. No? So printing cost ng primer po ng singot, 350,000. Partial payment po natin sa ASI. So yung ibinigay po sa ating potential is for 6 months. Ay almost 250,000. So nakakapagbigay lang po tayo ng 100,000. And then, ano pa po training probation program ng ECL, BPC, and yung every Saturday, dito rin po natin pinukuha para po lahat sa food expenses. Ito, food expenses for registration. Ayan po. And registration for the delegates of evangelization. Bus rental na ginamit po ng mga delegates po natin na nag-attend po sa MOA. And ito po yung others. No? Expenses for the year of hope, yung closing, yung ilang po mga commissions. Na ipadala na po namin ng mga sulat sa mga different commissions or ministries. Dahil kami po nagsasabi na mag-submit po kayo ng budget proposal if you have your activities na kinakailangan po ng budget. No? At least, dapat po ay beginning of January pa lang po ito para makakita po natin at ma-budget po natin ito. Kaya po, ipinapahatid po namin sa ito. Na meron po tayong budget for the commission sa hindi po mga expenses para po sa iba't ibang mga programa. Okay? And others po, ito po yung mga talagang malaking concern po natin, repairs and maintenance,
Then dito rin po natin pinuhay partial donation for the sports fest, donation to CBCP, Maple BC. Ito po Paris Checking System, matagal po ninyo, meron po tayong pilot ni Karihing kung saan binubuo po natin yung system evaluation and later on, makapagkapag po tayo ng parish manual. Ay implement po sa lahat po ng parishes and kasama po natin dito yung computerization ng lahat po ng financial reports. So meron po tayong uniform format standard na siya po gagamitin sa lahat po ng parokya. Papareligious man po or diocesan. And annual dues, ito po annual dues na CBCP, lahat po ng diocese ay nagsasabit at nagbibigay po ng kwota ng diocese CBCP. Ito po yung hinahanapan pa rin po namin ng budget po dahil ang aking pong tinatiglang nirinig sa CBCP ay malamili po. Hindi po ito. Kaya po yung po 225,620 at na yung aking pong hindi para po sa mga kapatid natin pare, pinagpatuloy lamang po natin ito na lahat po naman nagsa-celebrate ang kanilang silver anniversary ay binibigyan po natin ng hash gift and the printing of calendars and photo. So lahat po, so, di ko nalagay sa last slide. Ang cash balance po natin as of January ay 3,522,416.67. Nandiyan po yun sa report na ibigay po namin sa inyo. Ang tanong sa mga po magagamitin ito, kailangan pa po ba namin mag-relief? Kailangan po. Ito po yung pinagpapasalamat po namin sa inyo continuous po yung pagbibigay. Dahil ito pa lang po sa ginagawa po namin ongoing na pastoral activities ay kinakailangan po natin finance. Kasama na rin po dito ang iba't ibang proyekto ng commissions and repairs especially po dahil ito po yung ginapagpunan ng pansin ang residence chancery at kung makakapasyal po kayo sa own residence po natin sa Kalawan. So marami pa po na maaaring na talagang pinaglalaanan ang lahat po ng inyong po binibigay po sa diocese as part of your 10%. Kaya po sa inyo po patuloy na pagdidinig at sa inyo po patuloy na paglilingkod para po sa ating lahat ay ito po ay pinagpapasalamat din sa inyo. Kung meron po kayong clarification or ano lang po ang inanayos po ninyo itanong, maaaring po itanong or kung kulang po sa oras ay pwede po i-approach or even sa ating po sa finance office. So muli po ay maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Father Rico. Ngayon, si Father Christian para sa instruction.